taas-taas na ng saranggola, mangambo. Hindi ko na maabot yan. Talagang hindi mo maabot yan, Anton. Pero di ba mas mataas ang langit, mangambo? Maabot pa ba natin ang langit? Naku, Anton, imposibleng maabot natin ang taas ng langit. Kasi walang hangganan yan. Eh kung hindi maabot ang langit, sino naglagay ng buwan at bituin? Ah, ganito yan, Anton. Noong unang panahon, ang langit mababa lang. Talaga, mangambo? Mababa noon ang langit? Oo, Anton. Mababang mababa lang ang langit noon. Bunag, tulungan mo ako sa pagbabayo nitong kakainin natin. Oo, Linengning. Halika na. Ay! Dumadaman tong ulap na to. Wala na tuloy ako makita ang madadaanan, ha? Kung bakit kasi ang baba-baba ng langit, eh. Huwag mo nang intindihin yan at tulungan mo ako sa pagbabayo nitong bigas. Hindi ka ba nahihirapan at ang baba-baba ng langit? Ano ba ang magagawa natin? Ay, talagang mababa naman iyan. Nahihirapan kasi akong gumalaw eh. Pabayaan mo na nga. At mabuti nga't meron tayong masasabitan ng mga gamit. Gaya nitong suklay ko at kwintas. Oo nga. Kaya lang, nakakasagabal sa trabaho natin to eh. Oh, kung tignan mo. Kung gusto mong tumaas yan, ipagpatuloy mong pagbabayo sa tuwing tatamaan, ang langit, magagalit yan at unti-unting tataas. Ayan na nga ba ang sinasabi ko sa'yo? Nagalit na ang langit dahil lagi mong tinatamaan. Ayan, tumataas na! Pabayaan mo siyang tumaas? Sige, tumaas ka pa ng tumaas! Mataas na mataas! Tignan mo na! Ang aking sukle at kwintas! Natangay na ng langit, oh! Pabayaan mo na! Sige, langit! Tumaas ka pa ng tumaas! Doon sa hindi ka maaabot! Taas-taas na, hindi ko na maabot yung suklay ko. Talaga, mangambo? Mababa nun ang langit? Oo, yun ang sabi ng alamat. Eh, noong mataas na ang langit, ano nangyari sa suklay at kwintas? Ah, ang suklay, yun ang naging buwan. At ang mga butil na kwintas, yun ang naging bituin sa gabi. Ah, ganun pala. Oo.